Isusugod natin sa ospital si Pam. Kasi si Pam ay nagsusukay tae. So, hindi ko alam kung ano nakasama sa kanya, sa siya niya. Sobrang hirap na nagbubuntes. Ngayon ko lang talaga siya nare-realize. Sobrang ang hirap kasi bumababa yung immune system niya. Tapos, ang dami niya kasing gustong kainin na hindi na gano'ng tinatanggap ng tiyan niya. Hoy! Aga-aga, ginagawa mo ko kayo ng saging. Ano ba? Ginagawa mo ang aga-aga. Kaya sabong ako. Sabong-sabong. Baka yung baby natin magmamanok. Handaw! Eto kasi. Kasi ngayon kasi, pakirandam ko ngayong araw na to, ngayong umaga, pagkagising ko napakaswerte. Bakit so, naman? Mag-withdraw na rin kasi ako. Tinignan ko na kung tama yung hula ko na ang tatama is wala. So, di ba kanina, pagkagising ko, meron pa akong 200 pesos na Gcash. Kinashin ko dito. Kaya na ngayon siya, 2,150. So, i-withdraw ko na siya sa Gcash. So, hindi ka pa nakakapag-talpak o hindi ka pa nakakapagsabong ngayong araw, magsabong na kasi sobrang swerte ng talpak talaga ngayon. Oo, as in talaga baby, as in maniwala ka sa akin. Sige, imagine mo yung 200 pesos naging 2,100. O ngayon, ibibitiro ko na ulit, pambibili ko na ng mga cravings ni baby. So, hindi ka pa nakapagsabong, magsabong na. So, 200 lang yung pinakamabang pwede yung talpak. Pero siyempre, pag mas malaki yung talpak mo, mas malaki yung panalo mo. Tapos, pag nanalo ka, mag-withdraw lang sa Gcash, bank or Cebuana yung pipilian mo, pero ako lagi yung Gcash. So yun lang naman, so meron ng link na nakapin sa baba, mag-register ka diyan, tapos syempre mag-register mo, magla-login ka. So taas may menu bar, tapos nalagay doon add credit. Sa add credit na yun, so doon yung pangalan, tapos 200 pwede mo may add credit, tapos muntay ka ng 30 minutes saka si darating, tapos malpa ka na. Naniniwala ako 200 pesos mo magiging libo-libo, kaya ngayon pa lang subukan mo na. Let's go. Yun, so bali hindi magandang balita, ngayon ay pupunta kami ng ospital. So bakit? Isusugod natin sa ospital si Pam kasi si Pam ay nagsusukay tae. So hindi ko alam kung ano nakasama sa kanya, sa siya niya. Sobrang hirap na nagbubuntes. Ngayon ko lang talaga siya nare-realize. Sobrang ang hirap kasi bumababa yung immune system niya. Tapos ang dami niya kasing gustong kainin na hindi na gano'ng tinatanggap ng tiyan niya. So, marami mga nakakasama sa kanya, sa kinakain niya. So, hindi daw maganda sa buntes na nagsusukay tae. So, nag-decide na kami na isugod siya ng ospital. Kinakabahan din ako, syempre, para kay baby. So, pagkalabas si Mam ng CR, pupunta daw kami ng ospital. Dapat, hindi ko na iyaano to, pero gusto kong maging aware kayo sa lahat ng mga buntes. Sa lahat ng may isang buntes na sobrang hirap para sa mga babae. Sobrang... hindi ko alam kung nasabihin ko sa inyo, nababalang ako ngayon. Basta pupunta kami ng ospital, tapos pabalitan ko kayo kung anong nangyayari. Subukan ko mag-vlog doon, subukan ko i-update kayo kung anong gagawin kay baby. Pupunta ko naman sa ospital, yun lang. Okay. Check ng baby. Okay pa. Okay, kuya. Ayun, global. Thank you.
Okay pa. Sakit pa chan mo, baby? Ha? Sakit pa chan mo? Yan. Kawawa, mimi ko. So, makikita niya kanina. Bago nag-LBM, tapos nagsuso ko. So, ayan, iihina si Mimi. Nasamahan ko pala siya. Hala ko siya lang. Ito si R. So, lagay ko yung dextra sa loob. Ihi muna siya para ma-check na yung ihi niya. Yung isa sa pupu. And, kaya nainay ka ba? So, ayan na. Dahil ako na yung naging ano, naging stand ng ano. Ito, ayan na si Mimi. CR ka din? So, ma-check na yung ano niya. CR. Yung, ayun, CR. Update ko kayo mamaya. So, siguro yung iba sa inyo nagtataka anong nangyayari. Nakita niyo naman na walang kaayos-ayos talaga. So, yung Grace family, bala nangyari ngayon is nilab na siya, inuha na siya ng dugo. Ngayon, ihi naman tapos yung dumi niya. Tapos, in-injection na siya na para hindi siya masuka. So, bakit ba nagkaganto? Di ba yung last na vlog ko, di ba sabi ko sa inyo, lagi siya nasusuka, ganun-ganun. May magkasabi kasi na si Pam daw ay meron ng anak, ba daw ay naganto? Hindi naman daw kasi pare-parehas yung pagbubuntis, lalo na 10 years yung gap nung anak ni Pam, tsaka yung pagbubuntis niya ngayon. So, ang nangyari kasi, nung umaga is nag-LBM siya. So, ang dumi niya ay puro daw tubig, tapos sumusuka siya ng sumusuka. Kahit ano ipasok sa kanya, tubig, sinusuka niya gatas, sinusuka niya lahat. So, sabi ko sa kanya, alika na hospital, pinaparamdaman pa niya. So, kaninang 8 a.m, hindi nila na namin siya dito. Yun, bago, as of now, naigyan ng dextrose para daw hindi daw ma-dehydrate. Tapos, in-injection lang siya para di naman siya masuka. So, nag-aantay pa rin kami ng doktor, pero sabi, pag dumating okay na si Pam, is pag nakita nilang okay na, pwede na raw lumabas. I-update ko na lang kayo mamaya kung anong mangyayari. So, ayun na, Mimi. So, na-injection na siya kanina ng gamot. So, ngayon, ayun yan na zero, nairita daw siya. Yung feelings daw niya is hindi pa intindihan. Pero ayun niya raw niyan. Alam niyo yan? Rapid ko, ya, bye. Ba't ikaw kway-kway? Ha? Ano ko? So, ayan. Yeah, si Mimi ko.